natakot na yung asawa ko, tapos dumudumi na ako ng dugo. Sabi ng doktor, dying na yung pasyente mo. Dado, wala nang lunas yung sakit mong yan. Meron po tayong sharer ano ngayon at ito po ay si si partner Justado Gutierrez. Okay? Ito po ay talagang grabe nasubaybayan ko rin po pero hindi na po ako magkukwento. Hayaan ko po siya magkwento. Okay? Wonderful morning sa lahat at to everyone. Ako po si Justado Gutierrez. Taga Quezon City po, taga bagong silangan Quezon City. I'm 51 years old. Ako po, may share po lang sa inyo. Ako po dating taxi driver po ng 11 years. Diba, medyo matagal-tagal din. Sa 11 years po na yon, doon ko na po yung binuhay yung pamilya ko. Nandoon na po yung sakripisyo magdamag magbiyahe. 11 years po yon. Doon ko na rin po nakuha itong sakit ko. Una po, nagpa-check up ako sa orthopedic, osteoarthritis lang yung sakit ko. Noong nagkaroon po ng sugat yung paa ko, nung may lumabas na po siya, mga nana, natakot na yung asawa ko, tapos dumudumi na ako ng dugo, naglagnat ako ng 2 linggo, sabi niya, dalhin ako sa ospital. Nung dinala ko sa ospital, hindi na po ko tinanggap. Sabi ng doktor sa akin, dying na yung pasyente mo. Piko, 70 over. Sabi, ma'am, wala na to ma'am, dying na tong pasyente niyo. Kaya gusto ko pumabuhay, ano tayo iba ng ospital. Punta kami ng Quezon City General Hospital. Na-admit po ako doon sa ICU, lumalabas na yung mga dugo sa paa ko. Kinabit ako ng mga aparato sa katawan ko. Akala ko nung ICU, ang pinapasig sa ICU, sabi niya, ICU to Lord. Yung pala yung buhay ko noon, 50-50 na. Pero talaga yung hininga ko, nahirap-hirap akong huminga. Sabi ng doktor sa akin, isin mo lang, mabuhay ka. Basta sundin mo lang yung sinasabi namin, mabuhay ka pa. Kaya natakot po ako doon sa ICU dahil marami po sila namamatay. Bawat pasok po namamatay. Sabi ko, huwag naman ako sasama dyan, gusto po mabuhay. Ang finding, TB of the bones po yung sakit ko. Malaki po yung iniipa sa akin dahil kailangan nung spa ko, operahan. Sabi ng doktor sa akin, Dad, wala nang lunas yung sakit mong yan. Ano ba ka ako, Dok, inumin ko? Disubukan mo kami na TB Dads. Sinubukan ko po yun. Hindi rin ako gumanda yung pakiramdam ko ng TB Dads na yun. Meron pong kapitbahay ako dito, kinukulit ako palagi nung matagal na wala pa akong sakit. Sabi niya, Uy, Dad, try mo itong green barley. Yun nung nakita ko po yung nakasaklay din, wala po akong dalawang isip na bumili ng green barley. Sabi ko, try ko ang 7 bottles. Nagalaw yung pako. Nung nagalaw yung pako, sabi ko sa sawa ko, may maganda tong produkto ng green barley. Tapa ko sa office ni Sir Chris, sumama po ko. Inaintindihan ko po yung product presentation, marketing plan, walang problema kasi business minded ako. After 3 months, 2 bottles a day, naalis na po yung isang saklay ko. 5 months, 2 saklay, naalis na po yun. Napuhayan po yung pangarap ko, nakapag-drive pa ako, binigay sa akin ni Lord. Salamat po, Lord. Ang laking pasalamat ko po sa upline ko, upline Lorna, upline Chris, upline Malo, president natin. Kay Ma'am Vicky, kay Sir Joseph Espiritu. Kung wala po sila, baka ngayon po, nakasaklay pa ko ngayon. Ang laking pasalamat po sa kanila, nalugtungan pa yung buhay ko. Kasi dying na po ko dati talaga eh. Kasi nasa bahay na ako, banatbuto na lang ako. Ngayon, malakas na ako ulit. Talagang iba na yung pakiramdam ko ngayon. Dahil minsan nga, pag naalala ko nung sabi ko, hindi ko naisipin yung mga nakakarugo. Ngayon po, nakasin na po, kung saan lugar po, nakabili na rin po ko ng second hand na sasakyan. Nagpasalamat po ko na hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin po kumiinom ng green barley po. Maraming salamat po. Thank you po. Yan, wonderful morning po. So, Sir Dado, congratulations. Kamusta po kayo? Ay, grabe, naglaking pagbabago, no? Naalala ko po noon. Nung una ko nga po kayong na-meet, di ba? Nakasaklay, pero ngayon po, tas hindi lang basa-basa yung saklay. Pagwapo pa po ng pagwapo. Ladies and gentlemen, palakpakan naman po natin, Sir Dado Gutierrez. Pagpapo natin yan.